Hi, I'm Dance, and this is my channel. Tayo po'y gagawa ngayon ng isang pagkain pwede natin ipangmeryenda o kaya ipagpalit natin sa ating mga chicheria na nabibili natin sa tindahan. Gagawa po tayo ngayon ng kamuti chips na magiging paborito po ito ng ating mga anak o mga kabataan. Una sa lahat po ay babalatan po natin ang ating mga kamuti. Kahit anong klase pong kamuti ang ating gamitin, pupwede po yan. Meron mga violet, kulay violet, merong kulay orange, meron namang kulay puti. Kahit anong klaseng kamuti po ay pupwede natin gawin. Pag nabalatan natin ang ating kamuti, kailangan natin ilublob sa isang tubig para hindi po siya mangitim hanggat inaantay natin mabalatan lahat ang ating mga kamuti. Hugasang maigi ang ating mga nabalatan ng kamote bago natin ito i-slice. Ngayon po ay ating i-slice ang ating mga nabalatan na kamote. Kung meron po kayong ganito o kaya ibang klaseng mga slicer na manipis lang po, mas manipis na slice, mas maganda po. Mas maganda po itong gamitin na slicer dahil pantay-pantay po ang pagka-slice, pantay-pantay po ang nipis ng ating na-slice na mga kamote. Ayan, tapos na ang ating pag-slice ng ating mga kamote at pantay-pantay po ang pagka-slice ng ating kamote. Ngayon naman po ay magpapainit tayo ng mantika. Ating i-deep fry ang ating mga na-slice na mga kamote. Kailangan po mainit na mainit po ang ating mantika bago natin isalang ang ating mga slice na kamote. Huwag muna natin ilalagay lahat, bali pa konti-konti lang para mas madali pong maluto ang ating mga kamote. Kailangan nating haluin ang haluin ang ating kamote para maramdaman natin kung luto na po ang ating mga kamote. Mararamdaman natin yan kasi medyo matigas-tigas na po at saka luto na po yon. Huwag nating antayin na masunog po ang ating mga priniprito'ng kamote. Huwag nating antayin na may makita tayong kulay brown sa ating mga prinitong kamote kasi habang mainit pa yung kamote ay patuloy pa po yan nagluluto ang ating kamote.
po ay luto na lahat, naprito na lahat ang ating mga kamote at hayaan muna natin ito palamigin sa isang lalagyan bago po natin lagyan ng asukal. Kung malamig na po ang ating kamote, budbura natin ng white sugar ang ating kamote at saka haluin natin para maging well coated ang ating prinitong kamote. Kung hindi pa po natin kakainin lahat ang ating mga prinitong kamote, ay ilalagay natin ito sa isang cellophane na may a size na 4x6 ang size at medyo makapal. Hindi kagaya po dito na aking ginagamit, medyo manipis po itong klaseng cellophane. Pagkatapos po ay isisild po natin. Kung ibebenta naman po natin ating mga kamote chips, ilalagay po din po natin sa cellophane. Kailangan maganda po ang presentation at saka isisild po natin kung meron po tayong sealer. Ngayon po isisild natin ang ating mga kamote chips. Kung wala naman po kayong sealer na ganito, ay pwede rin naman kayo gumamit ng kahit kandila lang po, ay pwede na pong pang-seal po yun. Susunugin lang po. Ayan, tapos na po ang ating paggawa ng kamote chips. Napakadali lang po, napakadaling gawin ang kamote chips. Tiyak na magugustuhan ng mga bata.